Ano nga ba ang gamit ng contactor at paano ba ito gumagana? Ngayon nga po ay papaliwanag ko sa inyo sa simpleng paraan ang paano o kung paano nag-ooperate ang isang contactor. Dito sa ating screen ay makakita tayo ng example ng contactor at makikita nyo sa kanyang mga terminal may mga diagram na A1 o yan ang line 1 at ang A2 ang kanyang line 2 na A1, yung A1 A2 na yan ay ang kanyang coil at ang line L1 or line 1 line 2 is equal to line 3 line 2 and line 3 kasi kung ang contactor is pwede sa single phase at pwede rin siya sa 3 phase kaya may line 3 siya. So sa baba naman sa load side niya ay makikita natin ang mga marking na T1 or terminal 1, T2 or terminal 2 at ang T3 or terminal 3 kung yan ang kanyang load side kung kasi ang mga motor ay may mga depende sa klase ng motor na mayroong 6 leads at 12 leads, 9 leads at ang kanya mga marking mga T1, T2 and T3 kung sa 3 phase pa. So paano nga pa nag-ooperate ang isang contactor? Ang isang contactor usually is ito ay isang switching device ano pero halos parehas ito ng relay kung nakakita kayo ng mga relay. Ang operation ng relay at saka contactor ay halos sa parehas na parehas lang. Ang pinag-iba lang nila ay ang contactor isa pwede siya sa mga malalaking load up to 150 horsepower kayang-kayang dalhin ang mga ganung kalalaking load samantala yung mga relay ay mostly ginagamit lang sa mga switching pag si-switch ng ano automatic para automatic siya or multiple switching pwede siya yun ang purpose naman ng relay pero parehas na parehas ang kanilang principle of operation na gumagamit sila ng electromagnets at para magkaroon ng contact o i-open or i-switch ang isang circuit. So ito na nga no ang contactor circuit ay mayroong dalawang linya or circuit ano. Ang isa ay ang power circuit at ang makikita mo sa power circuit ay ang designation niya yan yung line 1, line 2, line 3 sa line side at sa load side ay T1, T2 and T3 samantalang ang control circuit naman ay nandiyan ay kasama na yung coil niya no? Bali yung coil yan yung pinaka na pag naka-energize yan ay magko-close at magko-close yung mga contacts ng kuan yung line 1 T1 line 2 T2 line 3 T3 magko-close yan at magkakaroon ng power sa from line side malalagyan niya ng power yung load side pag na gumana na itong control circuit niya. Makikita natin sa control circuit niya na ang coil niya ay nakatap dito sa line 1 at ang isang linya ng coil ay nakatap sa line 2. Pero kung sa actual talaga yan, meron pa yung switch sa pagitan nila. No? So, para mas maliwanagan nyo, ipapakita ko ang isang video na kumbaga sa ano, yung pinalit natin sa load ay ilaw. Yan ay makikita nyo na mamaya ano. Na yan ang video na sinasaksak natin yung ano, kung may power. Yan ang video na sinasabi ko. I-testing natin ano, sasaksak ko. Makikita nyo sa video na
Okay. Sinasaksak ko. So, dapat ihilaw siya, no? Grabe na lang ito. Yan. Steady ko na. Hindi na naka ano. Yung tatanggalin ko. Ano ko ulit. Yeah. So ganun lang ang yan. So sa video na yun, ano, pinakita ko na ang ilaw, yun ang parang kasi wala tayong motor na ano dito eh. Para ma, yun ang pinaka, pinalit natin sa, mga yun ang pinaka load natin. Imagine lang natin na kung yun ay single piece na water pump. Pag ilaw niya, umandar na rin yung ano, yung motor, yung water pump natin. Na nabigyan na energize na siya. Na nagkaroon ng contacts yung mga normally open na close. Yan ang pinaka-simple circuit na ginagamit. Hangga't hindi mo bubunutin 'yon, hangga't hindi mo i-off yung switch kung may switch 'yon. Tuloy-tuloy ang andar ng ating water pump o ating kung ano man yung load natin doon, kampan yung ilaw ang nilagay ko na load. Tuloy-tuloy lang siya ang andar ng dating na hindi natin na in-off ang control circuit niya. Sa control circuit may switch, actually may switch talaga yan, may on o yun ang pitaka, yun ang hindi ko lang lalagay ng switch. Bali direct yan ang tawag sa ganung para control isa direct online or parang may delay kasi may timer yan, direct online bali para ang testing natin ano sasaksak ko kasi sa starting niya ang plug niya, starting torque or current niya ay napakalakas niya, napakalaki kaya ang ginagamit niya may delay siya pagpasok ng Y. Hindi kagad na magpupul ano siya pagpasok ng delta saka siya magpupul speed high speed kaya nababawasan yung impact sa ating mga line at saka yung starting current yung inaano dun para hindi ganun mapwersa yung mga linya ng electrical lansing. Kaya yun ay ginagamit sa mga malalaking mga load gaya ng katanggalan ko industrial compressor ng ganyan big loads na star fiber power pataas yung gamitan niya madalas na so, by delta connection yan. Para sa in-rush current niya maiwasan yung plug ko ha may delay siya hindi masyadong napuklir sa yung starting niya so sana may natuwa kayo kung paano nag operate yung magnetic contactor na tinatawag niya. I-testing natin ano, sasaksak ko lang alam tayo sa handa ginamit ko yung motor, ilaw lang ang load natin. Pero ang principle na gano'n din. Dapat ilaw siya, no? Gumagana siya through electromagnets. Yun ang lipat ng mga contacts yung switching. Yun ang pinakano nun eh. Ang switching niya. Pero pag gumagamit tayo niya, kailangan kung anong load natin na ano ba, 5 horsepower, kailangan ang contactor natin is rated to 5 horsepower din. At saka ang kanyang supply o supply ng coil kailangan ay naayon din sa ating circuit. Halimbawa, yung sa line supply natin sa halimbawa yung available na line lang natin is 440 volt so kailangan ang pipiliin natin na voltage isa ng contactor ng coil niya is 440 volts din kasi kung 220 hindi siya gagana kailangan na compatible sila na kung ang
supply natin is 220 rin ang coil natin at saka kung 5 horsepower yung load natin, 5 horsepower din ang rated ng contactor natin. Halimbawa naman yung so, supply voltage natin is DC volts, 12 volts to 24. So ang kanang supply natin sa coil, meron din tayong 12 volts na supply na DC gaya ng mga ginagamit sa mga gumagamit ng mga program PLC na mga direct current voltage ang karamihan dyan. So ang ginagamit na contactor doon ay mga direct current din na coil niya, coil voltage niya para compatible at gagana ang ating mga circuit. So yan lang po ulit ang ating vlog sa ngayon. Sana po ay may natutunan kayo kahit konti at may nakulit kayo na dahil itong contactor na ito ay napaka importante sa lalong-lalo sa mga mechanical engineering. Testing natin ano, sasaksak sa mga graduate na papasok sa mga manufacturing plants, mga industrial plants at kahit sa mga power plants ay siguradong may encounter na itong mga contactor na sinasabi ko na ito dahil ay ito ay baka matay yung mga mechanical engineering ang electrical is kasama na yan sa trabaho natin bilang pag napunta na tayo sa mga industrial plants o mga manufacturing plants at mga power plants. Siguradong ma-encounter natin yan at napakahalaga na magkaroon tayo ng knowledge about sa mga contactor. So yan lamang po ulit at magandang araw sa lahat. Huwag nyo rin kalimutan na mag-subscribe, like, at i-share din po ninyo ang ating video. At kung may mga katanungan po kayo, ay huwag na po kayo mga katubin natin. So, ganun lang.